isa sa mga malaking rason sa pagbaba ng mga kaso natin ay yung pagbabakuna. So sa mga kababayan Contagigenyo na hindi pa nagpapabakuna, lalo mga senior citizens, ang mga may comorbidities, at yung may mga trabaho na kailangan silang lumabas ng kanilang bahay ng madalas, magpabakuna na po tayo. Etong Oktubre, nilipat na ho natin yung strategiya natin. Meron na ho tayong mga micro sites. Bumaba na ho sa ating mga health center ang vaccination. Tuloy pa rin ho yung ating apat na mega vaccination facilities sa mga malls. Pero sa ating mga health centers, pwede na rin ho magpabakuna at magpa-schedule. Magpabakuna na po tayo. Para sa update patungkol sa ating vaccination, ito po si Dr. J.Lo de Guzman, ang head coordinator ng National Immunization Program sa Lungsod ng Taguig. Maraming salamat po, Mayor Lino. Magandang araw po, mga Taguigenyo. Tayo po ay nakapagbigay at nakapagbakuna na ng 1,215,097 na doses ng COVID-19 vaccines at meron na po tayong naitala na 586,572 na fully vaccinated na. Sa mga hindi pa nababakunahan, mag-register sa trace.taguig.gov.ph. Para sa inyong mga katanungan sa proseso ng pagbabakuna, maaari po magpadala ng inyong mga katanungan sa covidvaccine@taguiginfo.com. Maaari rin po makipag-ugnayan sa telemed hotline numbers ng ating mga health centers, sa ating vaccination hotline numbers, at maaari po kayong sumangguni sa ating mga barangay affairs office staff na nakatalaga sa mga kiosk sa bawat barangay offices at sa mga concierge staff na nakatalaga naman sa bawat vaccination hub. Para naman po sa ating mga kababayan na bedridden, mangyari lamang ay makipag-ugnayan sa home vaccination hotline na may numerong 0961-704-4291 o di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong tahanan upang magpalista at sumangguni sa mga proseso upang inyong kapamilya na hindi pa nababakunahan ay aming mabakunahan na. Samantala, sa ating ding mga senior citizens na hindi pa nakakapagpabakuna, kayo po ang aming prioridad sa ating mga vaccination centers. Salamat po sa ating mga senior citizens na nagpakita ng kumpiyansa sa pagbabakuna sapagkat tayo ay nakapagbakuna na ng 55,244 na senior citizens na fully vaccinated na. Samantala, patuloy pa rin ang ating pagbibigay ng second dose kung kaya't napakahalaga na ingatan po ang inyong vaccination card. Sa araw ng inyong pagbabakuna, huwag kakalimutan ang inyong valid ID, proof of residency, trace QR code at vaccination appointment ticket na mahalaga sa ating validation area. Maging mapagmatsyag sa mga anunsyo sa ating I Love Taguig page at mga notifikasyon na ipapadala sa inyong mga numero sa telepono. Ngayong linggong ito, tayo ay nagsimula na magbakuna sa ating mga micro-vaccination sites o ang ating mga health centers. Ito po ang kategoryang ROP or rest of the population na may edad na 18 taong gulang at pataas bukod sa mga kategoryang prioridad ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang mga senior citizens, mga kababayan po nating may comorbidities at mga buntis. Narito po ang schedule ng pagbabakuna sa ating health centers. Kung kaya't hinihikayat po namin ang mga hindi pa nababakunahan na kayo po ay mag-register na sa Trace app upang magkaroon na ng inyong unique QR code. Makipag-ugnayan sa health center na malapit sa inyong tahanan sapagkat tayo po ay striktong nag-i-schedule upang magkaroon ng wastong trapiko sa mga micro-vaccination sites. Ang dami ng mababakunahan sa bawat schedule ay depende po sa dami ng darating na lohistika sa ating syudad at sa kapasidad ng bawat micro-vaccination site. Bukod sa ating health centers o micro-vaccination sites, nananatiling bukas ang ating vaccination hubs sa ating B7 building sa East High Street, Bonifacio Global City at ang Taguig Information and Training Center sa Lakeshore Complex. Ang ating mga mega vaccination hubs sa malls ay atin pa rin bubuksan sa oras na dumating pa ang ating supply ng mga bakuna. Para naman po sa mga magulang na may mga anak na may edad na 12 hanggang 17 taong gulang, patuloy po namin kayong inaanyahan na sila i-rehistro na sa Trace app.
ang ating pamunuang lungsod ay lubos na kumikilala sa mga alituntunin ng mga eksperto kung kaya't binibigyang diin ng ating mga kabataan na may edad na ito at may mga kondisyong medikal o comorbidities ang ating prioridad para sa ating pediatric COVID vaccination rollout na sisimulan muna sa mga ospital o gagawing hospital-based pansamantala, upang pag-ibayuhin pa ang mga obserbasyon na maaring makita sa pagbabakuna sa pediatric age group. Kung ang inyong anak ay 12 to 17 years old at may mga kondisyong medikal gaya ng medical complexity, genetic conditions, neurologic conditions, metabolic or endocrine diseases, cardiovascular diseases, obesity, HIV infection, tuberculosis, chronic respiratory diseases, renal disorders, hepatobiliary diseases, at immunocompromised states dahil sa mga sumusunod, kayo po ay pinapayuhan naming sumangguni sa kanilang attending doctors o pediatricians upang magkaroon ng updated medical status certification nang sila ay maging cleared sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccine. Abangan ang anunsyo ng pamunang lungsod sa mga mas detalyadong proseso para dito dahil kami po ay masusi naghahanda upang mapanatiling nasa mataas na standard ang programa ng pagbabakuna sa ating lungsod. Noong ika-5 na Oktubre ngayong Linggo, nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Health para sa orientation ng gagawin nating kampanya sa advokasya ng pagbabakuna ng measles, rubella, tetanus and diphtheria or MRTD vaccine sa mga kabataang may edad na 6 hanggang 7 taong gulang at 12 hanggang sa 13 taong gulang. Pinaiigting natin ang supplemental immunization activity na ito kasabay ang pag-ibayuhin pa ang routine and catch-up immunization para sa ating mga kabataan. Tayo ay patuloy na nagsisikap at di kailanmang tumigil para sa pagbabakuna sa mga mas nakakabatang edad kahit sa gitna ng pandemya sapagkat naniniwala po tayo na ito ang sandata ng mga mas nakakabata nating mga kababayan laban sa banta ng COVID-19 virus. Ang Resolution No. 141 Series of 2021 ng IATF o Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases ay may mandato sa lahat ng lungsod na pag-ibayuhin at bigyang atensyon ang intensification ng routine immunization program at magtangkilik at suporta sa MRTD vaccine community-based immunization. Naniniwala ang kagawaran ng kalusugan na dapat nating unahan ang mga vaccine preventable diseases sa pagkalat at maiwasan ang pagkakaroon ng outbreak sa gitna ng hamon ng pandemyang ito. At sa patnubay ng Administrative Order 2021 No. 0045 ng Kagawaran ng Kalusugan, ang buong pwersa ng vaccination teams ng lungsod ng Taguig ay kasalukuyan naghahanda ng mga strategiya sapagkat sa gitna ng hamon ng pagbabakunan ng COVID-19 vaccine, sisiguruduhin po namin na tayo ay magtatagumpay sa advokasyang ito. Ang proteksyon ng bakuna ay isa lamang sa sandatan natin laban sa pandemyang ito. Numero uno pa rin ang wastong pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, wastong social distancing at pag-iwas sa mga pagtitipon o matataong lugar. Muli ako po si Dr. Jelo De Guzman from Taguig's National Immunization Program na nagsasabing sa ating pagbabayanihan at pamamahala na may pag-ibig, we can heal as one. Lahat po kaya natin because we do everything together. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Jelo, mga kababayang Tagigenyo. Huwag ho nating kalimutan ang iba pang mga kailangan bakunahan. Bukod ho sa COVID, yung vaccination ng ating mga anak. Napakahalaga ho. Dalhin ho natin sa health center, kumonsulta ho tayo sa mga health center. Dahil kahit ho panahon ng COVID, kailangan tuloy ang pagbabakuna, lalo ho sa mga bata. Hindi lang ho sa COVID, ngunit sa ibang mga sakit na kailangan nilang bakunahan. Pagdating naman ho sa pagbabakuna ng mga bata, hinihintay na lang ho natin towards the end of the month from the National Vaccination Operations Center yung mga detalye. Pero magsisimula na ho ang vaccination sa mga bata na may comorbidities. Tuloy lang ho tayo sa registration sa Taguig Trace.